Si Senator Raffy Tulfo, magandang umaga po kung nating lahat. Kung wala pong ating mga migrant workers, eh wala na po Pilipinas. Huwag na po natin pang bulahin ang ating mga... What's up mga tol? Senador Idol Robin Padilla, pinori ni Idol Senator Raffy Tulfo habang nasa hearing at pinag-uusapan ang Committee on Migrant Workers. Workers OFW, Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla, siya po yung senador ng MASA Pilipino at marami po nagmamahal sa kanya ng mga migrant workers, lalo na at alam nila yung puso niya ay para sa ating mga tinatawag ng mga bagong bayani. Hindi lamang po sa mga OFWs kundi maging sa mga iba't ibang sektor sa ating lipunan ay nagmamahal po kay Senator Robin Padilla. At ibinahagi nga ni Senator Idol Raffy Tulfo ang kanyang papuri at paghanga kay Idol Senator Robin Padilla sa naganap nila kahapon na hearing ng Committee on Migrant Workers Joint with Justice and Human Rights, na si Idol Senator Raffy Tulfo nga ang chairperson ng committee ito at si Idol Senator Robin Padilla naman ang ikalawang tagapangulo. Nasa committee ito rin pinag-uusapan ang isang Senate bill na puprotekta ng ating mga mahal na OFW kung sakali man sila ay maabuso o magkaroon ng problema sa kanilang mga employer o kung saan man sila nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa Senate bill nga na ipinatutupad ng tagapangulo ng committee ito na si Idol Senator Raffy Tulfo upang proteksyonan ang ating mga kababayang OFW na nagpakahirap sa ibang bansa na magtrabaho sa kani-kanilang mga pamilya na kung saan nga ay 100% at buong puso ngang sinusuportahan ito ng mga kasamang senador sa committee ito. Isa na nga rito si Idol Senator Robin Padilla, Joel Villanueva at Senator Bongo. Thank you very much for those kind words para sa ating mga migrant workers OFWs, Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla, siya po yung senador ng MASA Pilipino at marami po nagmamahal sa kanya ng mga migrant workers, lalo na at alam nila yung puso niya ay para sa ating mga tinatawag ng mga bagong bayani. Hindi lamang po sa mga OFWs kundi maging sa mga iba't ibang sektor sa ating lipunan ay nagmamahal po. I call the attention of our esteemed colleague and our esteemed colleague, my friend, Senator Robin Padilla. Senator Robin, meron po ba kayong gustong sabihin? Magandang umaga po. Idol, amin pong tigre ng Senado, Senator Raffy Tulfo, magandang umaga po. At Senator po, Majority Floor Leader, ang lobo ng Senado, Senator Joel Villanueva, ang aking BFF. Opo, at sa po na ang lupon ng Senado, magandang umaga. At sa ating pong mga bisita, magandang umaga po. Ang akin pong mungkahi at ang akin pong paunang salita ay suporta po sa lahat ng mga panukala na ito. Sapagkat alam naman po nating lahat kung wala pong ating mga migrant workers, eh wala na po sila. Huwag na po natin pang bulahin ang ating mga sarili, sapagkat tunay ang sinabi po ng ating Majority Floor Leader at tunay ang laging sinabi. Samantala mga tol, ito naman ang buong pinag-uusapan
ng mga kasamahan sa committee ito na kung paano maproteksyonan ang ating mga mahal na kababayang OFW. Sa Senate Bill na hinahain ng tagapangulong si Idol Senator Rafi Tulpo. May mga lumalapit sa akin na mga kamag-anak ng OFWs dito sa Pilipinas dahil yung kanilang relative ay nakakulong o sinampahan ng kaso, ginagawa ng kaso ng kanilang amo. Especially, I can remember way back, meron itong isang OFW, domestic helper, na inabuso siya ng kanyang amo. So, hindi niya na-take yung pag-abuso. So, siya po ay tumakas. The mere fact na pagtatakas mo, yung pala isang violation doon sa Saudi. So, siya po ay ikinulong at pinasuhan ng kuwana ng klaseng kaso, mga inimbentong kaso. So, nung siya po'y nakakulong, in fairness, may bumisita naman sa kanyang taga-DFA. And then, after that, wala nang balita. Hindi na alam kung ano pang susunod na maging hakbang pang nating gobyerno. That's why she called her family back home dito. And then, the family went to me nalaman ko na para nakalimutan natin ang kaso niya. So, upon my prodding doon sa mga kinaukulan, so doon palang gumulong yung justisya para sa kanya. So, nakikita ko talaga yung the need na para kapag meron tayong OFW in distress at merong legal problem, dapat nandun talaga ating gobyerno full force para mag-provide ng legal assistance. So, napakaganda po ang batas na ito. At doon po sa sinasabi niyo rin, yung upon termination, I just want to add, it's another bill. I think it's being proposed by Senator Grace Poe, 969. Is that what you're saying? Yeah. Naroon lang akong konting comment po dito in case of termination of overseas employment without justice. Actually, the OFWs in most cases, in my experience, they're not being terminated. They are the ones na umaalis talaga dahil hindi nila kaya yung trabaho. Doon yan na pag-usapan natin before dito po sa previous consultative meeting na hindi po nasusunod ng kontrata. Nakalagay lang po sa kontrata isang floor lang ang kanyang lilinisan and then isang bata lang ang kanyang alagaan. Pagdating niya po doon sa deployment niya ay ang alagaan niya pala tatlong bata tapos tatlong floor na linisan niya. Kaya pagod na stress yung ating OFW, hindi niya kayanan, siya mismo ang gusto ng umalis. And then, nakikita ng amo na talagang hindi nagtatrabaho, sinasaktan, kaya hanggang sa napipilitang umalis. So, in this case, maganda itong SBN 969 kasi dati, up to 3 months lang for every year of an expired term ang babayaran. Ngayon, dapat the whole term. So, ibig sabihin, kung halimbawa isang taon po ang kontrata at ang in 2 months biglang naalis yung OFW, umalis, dapat bayaran yung natitirang 10 months. Kasi sa present bill, ang babayaran na ata 3 months per year. So, napakaganda pong batas ito. This is a welcome event or this is a welcome panukala para sa ating mga OFW. This is a welcome move. So, maganda po ito. Na nangyari itong ganito. Okay. Now, is Senator Bongo present? So, we can have him say something. Okay. Senator Grace Poe also filed this bill. Nandito ba pa Senator Grace Poe? Resources na po. Ito po yung after DMW you can do with Dole na po. Dole. Okay. Okay, before we go to Dole, I would like to quit lumilitaw. Kasi sorry sir, yung sinabi niyo a dozen over a period of so many years for me and for all the other senators listening right now,
Now, it's not acceptable, really. Dapat taas. Asan, wag naman dapat kung hundreds po yung mga nakasuhan, actually thousands I've heard kanina sinabi Secretary ni Senator Joel, thousands, and then a dozen lang ang acquitted. Well, sir, mukhang hindi yata maganda sa tenga po yun. We would agree on that, but again, ang position ng DFA is the bottom line is they get legal representation kaysa wala, no? And no, sorry sir, don't say that. Kaysa wala, though. Kaysa wala legal representation. No, that's hindi po maganda sa tenga. Meron kayo, tapos bahala na kayo sa kaysa wala. So dapat po, talagang kailangan magkaroon po ng legal assistance ang sino mga Pilipino kasi kasama yan sa mandato ninyo na dapat pag may Pilipino in distress, kailangan tulungan at gastusan, kaya nga meron tayong legal assistance fund. So wag yung case sa wala. And then dapat ang kukunin natin mga abogado, retainers doon, yung mga galing na alam yung kaso na ipinifile sa ating mga nationals. Dito ngay papasok yung ating polo na dapat pagtawag ng OFW sa sinasabi na may problema ako, ayoko na umalis dito dahil bugbog ako sa trabaho o ginagahasa ako, minamaltrato, ipo-pull out na ng DFA. Kasama ng DFA yung foreign recruitment agency at yung police nila doon, pull out at dalhin sa shelter. Yun tamang proseso. Siguro kaya napapalayas yung OFW dahil huwag nang tawag sa DFA, tawag nang tawag sa polo, walang sumasagot. So doon ko nakikita problema. Yung pinaka-problema po dyan. So siguro po, advice natin, Attorney Castillon. Yes po. Huwag ko sila maglayas. Kasi kapag naglayas sila, marami po pwede mangyari sa kanila. Once they're out there, exposed po sa danger. Nandiyan yung pwede silang gasain pa, madodoble yung kanilang problema. Nandiyan yung pagbibintangan sila ng nakaw. Tama nga naman, nandiyan yung pagbibintangan sila kung ano naman ginawa nila doon sa bahay habang wala yung mga amo. So much better na wag maglayas. So dapat meron tayong hotline. From now on, dito I would include the DMW 24-hour hotline na pwedeng tawagin in distress ng OFW na ayaw na doon sa kanyang amo, gusto niya nang lumipat, umalis. Agad-agad, yung gobyerno natin, DMW, DFA, Polo, Full Force, punta doon sa OFW para sunduin nila sa shelter. Yun ang tamang proseso. Sapat po naman yung advice na binibigay natin sa worker kasi sinasabi natin, krimen nga po yun kapag tumaka sila. Pero under extreme circumstances, you to save their lives. Halimbawa, gagasahin po sila, nanganganib po yung buhay, na talagang bubugin po sila. That is the last option that they have to save their lives. So ang problema po nito, Mr. Chair, ganito po ang totoong katotohanan niyan. Pag tumakas po, dahil gustong isalba ang buhay, ang problema, wala naman pong polo doon, wala naman pong welfare office kasi tatatlo lang po ang ating matatakbuhan sa Saudi Arabia, sa Al-Kubar, sa Jeddah, at saka sa Riyadh. Ngayon, kung doon po sa mga liblib po na probinsya, sila po ay binugbog, sila po ay ginahasa, mangyayari, tatakas po sila para hindi talaga sila mapahamak. Pagtakas po nila, wala naman pong mapupuntahan. Pagkatawag mo po sa polo, napakahirap naman pong tawagan. Tapos, sobrang lala po ng sitwasyon talaga. At Attorney David Castillon, napag-usapan na dito noon sa mga previous hearings na merong hotline ng DMW na pwedeng tawagan, diba, 24/7 in distress ng OFWs na para they don't have to do that, yung maglayas. At saka isa pa, yung mga OFWs natin na naglayas dahil binugbog, ni-rape, eh bago pa man mangyari yung malagim na insidente na yan, nagsusumbong na sila sa mga kamag-anak nila, nagsusumbong na sa mga taga-gobyerno natin, kaya lang hindi sila bibigyan pansin. Kaya nga salamat dun sa bagong hotline na itinatagpo ni Secretary. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli, alam.